Guys, so for Bren Esports, ano sila, confident sila na kaya nilang kontrahin dito ang hero ni Kuprisha, ni Kuprisha, Kuprisha na talaga yung tawag natin. Pero ito na tayo, pakilala pala muna natin ating mga players. Ito na, Bren Esports versus RPH, red side natin ng RPH. We have Raflisha on the Kupra, totoo na kiluwash for this Thams. Great naman for the Selena. We have JP on the YSS and KelvyJ, Cutie Patuti para sa niyang Esmeralda. At para naman sa kabilang banda for team na Bren Esports, naku po, Q dito for this Ling, Carl PZ for this Louie, Lasty naman for this Joelhead, Flap PZ for this Joe, and Kuya Ribo naman gagamit ng ating yan. So, wala palang heart attack dito. Pero first blood na kuha ni Kiluwash, mga kaibigan. Si Pew, wala na rin buhay na. Si Kill niya dito yung both buffs. Pero hinahabol siya. Ayun. Ladies and gents, bakbakan na. Ayun. Ayun na nga. Napag-flicker out na lang din. Ladies and gents, oops, wala nang buhay. Dash out lang din. Pero si Ribo, patay na mga kaibigan. Ito si Kiluwash, running out of life. Iwan sa dreams. Damay na lang. That's gonna be the first kill. Yun! For Bren Esports. Ayun na naman. Jin Kundo para kay Flop TZ. Grabe yung damage dito ni Lugi. At ito na si Pew. Nako po, nadali. At kita natin, 3-4-2. Ang nangyari doon, mga kaibigan. Pero kinagandahan, na-delay dito yung Aura PH. Kasi makukuha ngayon ng Bren Esports yung kanilang orange box. So, kita natin dito na maan ng arrow. Pero nandun sa may batalikod, Lusty. Binato, mga kaibigan, Pew is the Umbra Hands of Creed. At ito na, double kill para sa Selena. Dash away for Bren Esports ngayon sa ating laro. Oh, nako po. Maganda-gandang simula init to. Init. True. Wala pa 2 minutes, mga kaibigan. 4-4 na agad ang ating score dito. So, walong casualty na ang binitaw sa atin. Hindi rin sila nagkaalayo pati sa gold. Wala pa din nababasag. Ang bahan pa lang yun. Parang nagkuhan pa lang sila ng buff tapos nagsubukan ka agad ng ano. Oo. Parang testing underwater. Testing, nag-testing. Oo, nag-testing sila mga besi. Wap talaga nagkaklash sila doon kanina. But anyways, for RPH, medyo na-delay lang dito si JP. Yung kailangan bantay nila. Or bigyan na lang space makapag-farm. Kasi knowing for Bren Esports, nakaling sila. More on the aggressive side sa talaga. Oh, ang ano nila, ang ibibitaw nila dito against Aura. Kailangan kasi para makapitalize nila yung ano, yung sakit ni Ling sa early stage ng game. Mamaya kasi pagka nagka-late game na yan, magde-decline. Mababali, wala na rin siya halos. Pwede na lang siyang, it's either siya yung patayin or di na siya makapatay kasi may mga winter transition na. Oh, meron ng mga wind of nature, so mapoproblema siya. Ngayon, abang wala pa kahit yung mga laban, kailangan maging killing machine na dito si Pew. Ngayon pa lang, kung pagkabigyan na nila agad ng opportunity mag-snowball. Pero anyways pala, by the way, ano natin, comment natin kanina si Cartesi, napakaganda ng kanyang mga vacuum, lalo sa mga unang clash natin. Eto na naman si Ribo, ginamit na yung vengeance niya at nakaabang na ang Aura PH para i-contest ang buff dito ni parang Pew. Nako po, napakaaga-aga din neto, pero eto na lang din si Lasty. Oops, with this Joehead, binisit lang, pinalis, binugaw. Binugaw na wait. Teka lang, i-invaden nyo kami. Dinagdala si ano ngayon, si Pew ng apat na baka, tatlong backup. Oo, nakaready na. Yun, si Cartesi, dumating mga base up. At ito na chance ng Bren Esports para i-contest ang Turtle na kinukuha nila kanina. Here comes the Tempest of Blades para sa Turtle. Nakuha dito ni Ling. Napakandang steal doon for Bren Esports, mga kaibigan. Uy. Flicker in para kay Lasty. Oh, okay, nakapag-purify kaya hindi na ejector, mga kaibigan. Hindi na lang din itutuloy. Pero naku po, lumaban pa rin si Kuya Green natin dito. Hoy, hoy, baloy. Naku po, hoy, nadali lang din. For this grid, patay lang din naman siya. That's gonna be a good trade na rin. 1-for-1 trade, pero naku po, disengage na lang din. Di aabot si Esmeralda. For that, nadlate lang din yung pag-backup ni Esmeralda. Pero kung napaagaga yung pagdating ni Esmeralda doon, sa clash na yun, baka na-apulis na sila another game. Oo, na madami-dami pa. Oh. Pero kung may dito kay Green, actually, sobrang aggressive niya. Tsaka makikita natin ang gusto talaga nilang kuhanin is si Louie. Actually, for Cartesi, napakaganda ng performance dito for this Louie. Kitang-kita may ano eh. Kitang-kita may higop. Talagang gumagana. Tapos ang kati ng damage dito for Bren Esports. For Bren Esports, napaganda na kukuha sila ng turtle doon. Ayun, nasakto kay Pew. Yung ano, tinamaan ng araw. Pew, lilipat ka na ng pwesto na daanan mo. Nagip ka pa. Oh, diba? So, napakasalam mo nga nun. And for this, di nagkaalayo naman din sila pagdating sa gold, sa kills, and knowing the fact that this is just 4-minute game time pa lang tayo, Ate Shanti. So, ganun lang din parang nung game 1. As early as possible, nagsusuntukan. Oo, para makita nila yung kaya nilang gawin. At ito na sa may bottom lane, nahuli din si Flop TZ, hindi na nakapag-flicker out pa. That is going to be a kill for Aura PH. At ang napatay nila dito ay yung Cho ng Bren Esports. Pero for Bren Esports, diretso magse-secure ng buff dito ni Ling. Talaga sinasamahan nila at pinoprotektahan nila si Pew. Although for Bren Esports, wala pa sila nang nasisirang Tore against Aura. Exactly. So,
for this, doon lumalabang ngayon, doon nakakakita ng kalamangan ng tayo ngayon sa Aura PH. Talagang inaaurahan lang nila. Pack aura. Pack aura lang para sa Aura PH. Ito natin na maaan at nakahauraan na rin naman. No, it's Karibo. We're gonna go down. 6-7 ang ating score lamang na ngayon ng Aura for the pagdating sa KDA. Oo, napagandang ano dito talaga ni Grid, ng mga arrows ni Grid. Pero anyways, mga kaibigan, we have Lusty on this showhead. Na-secure ito yung Bren ang buff dito ni Pew. So may kita natin na for Aura PH, hindi na rin nila pinipilit kapag ka medyo na late na sila. Ayun na naman, yung kalmot ng mahiwagang Grid. Pagbigyan for Aura PH at laging nandun, nakaabang Falling Star Mall combo dito ni Raflisha at ni Kel BJ, mga kaibigan, secure kill para sa kanila. Plus a double kill para dito sa Johed. Napasama pa nga yung shield. Napasama pa nga yun, mga bases, yung second skill niya. Gusto lang naman niya sanang patayin. Pero yun nga lang, masama pa din. 6-9 ang ating score for that. 2-4 nating ang nangyari for that this performance of Aura PH. Talagang pinapakita nila na napaka-dominante nila against this Bren Esports. Nakita ko, pinana yung Joey sa Tier 1 Tower, tapos binawasan na agad. Tapos yun na yun, okay na yun. Bahala na yung mga kampi niya na, na pumatay. Natapusin. Kung gusto nang patayin, di patayin nyo. Kung wag, di wag. At least ginawa ni Grid. Yung kailangan niyang gawin. Tama. So, kita natin ngayon ang top farmer para sa ating laro. Tatlo yung naka 3.8k halos. Yung pagkakalapit ang gold dito na Esmeralda ni YSS at saka ni Tant. Actually, for Aura PH, hindi pa natin talaga nakikita yung damage ni JP. He's still at 014. Pero ang taas ng ang taas ng tulong ng kanyang ulti. Kasi alam nila kung saan nanggagaling dito yung yung kalaban nila na Bren Esports. Dahil doon, magkakaroon din ng idea si Grid kung saan niya ibabato yung mga arrow. Saan niya ipipwesto. True. Good vision nga din to for this season, Shin. Isa sa magandang way na mag-provide ng information for your teammates. 6-9 ang ating score. Ito pa, another abyssal arrow. Pero si Grid makapag-dash out lang din. Pero ito pa, si Raflisha. Medyo sipat-sipat lang mga best swap. Kasi si Kiluwash, dalawa pala yung kalaban dito at gusto niya kuhanin. Ay, si Pew, double talon para sa kanya. At si Lusty nandito na. Hindi iba ba to? Nako, mga kaibigan. For this, excuse me. Lang din, pero ito na si Flap TZ. Nakupo, ayun, speed lang. Pinatay lang din naman, pero hindi. Buhay pa. Malayo, malayo yung napuntahan niya, men. Nakapag-flicker out pa siya. So, nice out doon para kay, kay Flap TV. Although for, passants talaga. Ang layo na narating. Pero kita natin si Lusty. Nireset na lang yung buff kasi padating na dito yung Bren Esports. Pira sa Peribo. Pre-nahable, flicker in para kay Kel BJ, Curie, Batuti. Mega kill para sa kanyang Esmeralda. Grabe for this Esmeralda nga. Pero ito na, another one. Ako po, mukhang matatamaan lang din si Kuya Ribo natin. Patay na din. Dalawa na. Anda pa dito on the side of Bren Esports. Make it a 3 ba? Pero si Flap PC, napag-dash out na lang din. Pew, dito tamang nood lang. Tinitignan-tignan niya kung anong dapat gawin. Pero so far, di kakayanin. Patay mga teammates niya eh. Oo, nahihirapan. Actually, for Bren Esports, hindi natin makita yung gusto nilang gawin na setup play. Even for this Gatot, hindi, wala siyang mga surprising na talon from time to time para makapag-support dito sa nilang core, which is Pew. Pew is still at 1-1-1, mga kaibigan. So, yun yung crucial for Bren Esports. Kailangan nila as much as possible. Talaga mag-snowball yung itong Ling, kasi kung kukuha nila ng damage si Ling at saka si Lugi, yung combo nila kumbaga. Exactly. So, 46-11, 8 minutes and 30 seconds. Ito na, pasok si Ribo just to catch that. Ako po, YSS, pero it's a no. Nice save dito para kay Kufra, tuloy pa din ang boxing tatakas. Ito na, mga kaibigan, Turtle Dawn, nakuha dito ng Bren Esports na iwan si Ribo. Patay doon sa kamay ng Aura PH, mga kaibigan, 6-13 pa rin ang ating score. Yun, tatalunan, and here comes Flap TV. Disiplina pa din ang pinapairal dito ng dalawang teams natin. Hindi papasok basta-basta. Grabe nga si Grid. Kung hindi ka tamaan yung isa, matatamaan niya yung nasa likod. May magnet yung May magnet yung arrow neto ni Kuya Grid. Pag hindi tumama, tsamba eh. Talagang akala mo, meron talagang mga sinasadyang banat na there's no room for turning back. Calculated. Alam na alam niya kung saan papupunta yung kanyang mga arrows. Again, it's 20k versus 25k for the gold. Nakabang na naman dito si Raflisha plus arrow dito ni pareng Grid. So, kita natin doon, talagang si, nag-evolve na naman yung gameplay ni, ni Raflisha sa Kofra niya. Literal nasa, na lang siya. Literal nasa bush na lang siya. Tapos bigla siya magugulat na tumatalon siya. So, anyways, guys, for this one, we have Aura PH. Sila ang lamang in terms of every objective or aspeto ng ating laro ngayon. Second turtle till sa bottom lane, masisira na rin nila. Oho, grabe. Nakakaibigan ng performance dito ng Aura PH. By the way, just to remind you, Aura PH nga po pala yung defending champion ng Mytel International Championship Series 1.
Okay. Sa mga hindi nakakaalam guys, so may kailangan silang patunayan dito. Pero yung nasipa dito, si Kiluwash plus the ultimate from Ribo. Pasokin lang din naman mga besties. Pero yung si Tams, wala ng buhay. Pero mangangat nga, Kiluwash has been taken down. Ribo's ready yun lang. Nabigyan din ng gato at kacha. 2-for-1 trade, ladies and gents. Gakao po. Tatlo na lang titira for Bren Esports. Ito na ba ang final push? Pero hindi pa. 22nd floor will be ayun. Up. Nako po, ayun. Unstoppable force for lasty. Pero si Kuprize here, bouncing ball just to escape that one out. Then disengage ang Aura PH. So, ayun. Yun lang, may nananahimik dito. Gumagawa na para hindi na si Parepio para makasecure ng buff niya. Here comes the Retribution. Retrigods, kanina pa natin nakikita yun. Nakuha niya rin kanina yung Turtle against Aura PH. So for Bren Esports, may kita natin ngayon, ginagawa naman na ng gameplay is hinuhold nung apat, tapos yung Link na nasa may badalikod, pero nahuli mga kaibigan si Carl TV na makakataas pa at makamasasama natin si Lasty na Kopra versus this YSS disengage para sa kanila. Naopo, itong pinamahirap na sitwasyon ngayon for Bren Esports. Napakalaki na naman bigla ng lamang ng Aura PH. Kanina, halos nagsasabay, magkadikit lang ang kanilang net worth. Pero ngayon, naupo, nakita natin Aura is winning. Pero naupo, yun lang. Si Pew, wala ng buhay. Kaya siyang iwan it combo. Nagkataon pala dito. No? At saka ang galing ni Grid doon. Alam niyo na magagaling sa bottom lane yung, pangalitong yung Link. Sinalubong niya na agad. Kasi ang gagawin dapat supposedly ni Pew, sisilipin niya yung Lord para kung kaya niya habulin ng retry. Re-retry niya, pero napigilan niya ni Grid yung gusto niyang gawin. So, ito si Grid, grabe talaga mag-sele na mga besiwap. Comment-comment sa mga plays niya dito. Kita nga lang siya doon sa pwesto niya yun. Labas yung katawan, labas yung katawan. Labas yung katawan. Uno sa damo, katawan labas. Kaso halata nga lang siya doon na tumatae, nagtatanim ng nagtatanim ng kamote. Pero, oops, naman yun, grabe din. Uy, yun, dumila pa ng konti. Meron talaga siyang tinatamaan mga besiwap. Hindi man yung gusto niya kuhanin, merong lulusutan sa yung balikod. Pero ito na, Lord natin, magmamarch in sa top side ng Bren Esports. 7-16 pa rin ang ating score. Makibigyan Aura PH ang lamang in terms of gold. And actually, for this one, Bren Esports, medyo nahihirapan na silang umano doon. At si Ribo, na kung matatalunan dito, pero makakatakas gamit ang kanyang ulti. Grabe, naka-all-in na pala yung dito, yung Aura PH. Selena ni Grid, Kupra ni Rafflesia. Sangka ba, di ba? Tapos natatamos pa si Kuya dito, si Kuya Kiluwa. So talagang ayaw ng patalo ng Aura PH for this game number 2. Baka ma-2-0 na nila ang Bren Esports. Pero ito na, here comes the Lord setup play para kay Rafflesia. Mga kaibigan, last is running out of life. Pero no, patay pa rin dito si Kupra. There's an immortality. Resurrect nasipa lang din. Nasipa, mga kaibigan. Pero may flicker out si KelBJ dito. Sira yung internet dito sa may top lane side. Unstoppable para kay Esmeralda. Pero lumlaban si Pew. JP is down. Dalawa ang nakuha din ng Pew, giving him a triple kill. At sa mga pa na isa, patay dito si KelBJ. Pero na Lord nandito. Kiluwas ang natitirang buhay dito for Aura PH. Ayun. Buhay pa rin ang Bren Esports. Nakapatay pa. Turnaround pa nga mga bestiop. Hindi tatapo. Di papaout si Lasty. Wait lang. Meron tayong unfinished business dito. Laban. Pero may mga immortality yan. Tikisa. So for that, well defended for Bren Esports. Apat ang napatay nila dito on the side of Aura PH. Pero yun nga lang, pressure is real na yan dahil lasog-lasog na yung base dito ng Bren Esports. Dalawang inhibitor turret, mga kaibigan, na nasira dito ng Aura PH against Bren Esports. You have the immortality kay Tams and even for this Jawhead. For Bren Esports to, kita natin yung damage na kayang ibigay ng Luo Yi and even the Sling combination. For Aura PH nga lang, kitang-kita natin si KelBJ na talagang pinuntahin niya ay si Carl TZ. Kaya nagamit agad dito kanina ni Carl TZ yung Winter Transition niya regardless. Exactly. So far, well, may naita tayong comeback potential for Bren Esports. Pero hindi ganun kalaki kasi the more na tumatagal din yung laban, lalo din sumasakit si YSS eh. Oo nga pala, diba? DPS kasi si YSS eh. DPS to. Hindi, kung for Bren dito, sigurado nila na mapapatay nila palagi si YSS dito or ipatrabaho nila kay Cho si YSS para magkaroon goods sila ng ng chance na i-damage pa yung ibang heroes ng Aura PH. Kaya kung hindi, yun ang uubos sa kanila. Tapos ako kailing experience si JP, ladies and gents, yun yung kailangan ng hindi to. Pero here comes the ejector, mga kaibigan. Plus, the Wave the Dragon, ang dami nakuha ng ulti. Actually, para sa may badalikod, Lasty, mamatay yata sa kamay. Pero mega kill na para kay Pew. Flicker out, plus the shield, nagkaroon ng shield. Si parang Lasty natin, here comes the missile. Araw, kamating katamaan. Pero napakagandang depensa, Marino, pinapakita dito ng Bren Esports. Exactly, nakita nyo naman din yun. Talagang nakapit lang sa cellphone, pero tinamaan ng araw dito. Pero, oops, real weak lang, speed the damage. Output from Biselina and also the ulti of Kisan Shin. Pero ito, tuloy pa din. Ako po, tinamaan na naman ng Arrow. This grid stopping the power of Bren Esports. Laban pa at Chanti. This
cage na lang pala. Grabe, ginago. Grabe nga na pati yung si Grid. Grabe naman parang kung yun. Ako yung kalaban ni Grid, parang tama na. Tama na. Kada yoko ko, na. Oh, kada cooldown ng ano, kada cooldown ng pana sa pool. May tinatamaan talaga mga kaibigan. So kita natin dito, dalawa na lang natitira buhay for Bren Esports. If you wala na rin buhay, mapatay pa din sa kamay ni JP. And mukhang this is it na. Para sa ating laban ng dalawang koponan galing sa Pilipinas, mananalo dyan ay ang Aura PH. Grabe, mga bestie wap. What a performance talagang inaurahan Pak Ganern for this